ang gagawin natin sa loyot soup or molokya soup. Ganito ang pagkatanggal sa ano, sa steam niya. Kailangan din may steam siya. Kailangan hugasan siya ng maigi, mga 10 beses ano, para matanggal yung buhangin niya. At saka pagkatapos nating hugasan, maglagay ng ipatulo muna sa ano, sa laan. Pagkatapos niyan, ipatulo ulit sa towel para magiging ano siya, magiging tuyo siya. Kailangan walang tubig na i-blender at ilagay natin doon sa food processor. Ganito ang pagkaano sa food processor. Nasa sa inyo kung gusto ninyong konti lang ng pagka blender niya or gusto ninyong pinong-pino, pwede rin. Ganito siya ang gusto ninyo. Gusto niyo pang pinong-pino nito, mas pino pa nito. Ulit-ulitin niyo lang. Ganito siya kapino. Kailangan ulit-ulitin siyang ipaikot yung food processor. Ganito ang pagka-blender. Lagyan muna natin siya ng konting tubig para maghiwa-hiwalay siya. Para hindi siya buo-buo pag nilagay sa mainit na ano, na chicken broth, yung sabaw ng manok. Ngayon, ilagay na natin yung blender na kamatis. Ipakulo natin siya kasama nung chicken broth or sabaw ng manok. So, kailangan ipakulo siya ng ipakulo. Tayo ng bawang. Lagyan natin ng G butter. Isang kutsara. Ilagay natin ang bawang hanggang sa magiging brown. Pagkatapos magiging brown, lagyan natin ng coriander powder. Ilagay na natin yung coriander powder. Haluin siya. Ganito ang pagkakulay ng ano, golden brown siya. Ngayon, ilagay na natin yung saloyot or molokya. Ilagay na natin yung tasya or yung ginisang bawang na may coriander powder. Kuha tayo ng sabaw nito para maano yung lasa niya. Paglagay ng molokya, kailangan halo-haloin siya hanggang sa magkahiwa-hiwalay. Pagkatapos niyan, patayin na yung kumulo lang ng dalawang bisis, patayin na ang apoy. Huwag nating takpan kasi pag tinakpan siya, iitim ang kulay. Ganito siya pagkaluto.